Babala po sa ating mga manonood. Hindi po layunin ang programang ito para siraan ang mga involved sa episode na ito. Pagkus, atin lamang sinasagot ang mga sinasabi nilang paninira sa Iglesia Katolika. Wala pong alinlangan yan, klarado po yan. Si Kristo talaga ang iisang bini ni Abraham. Wala pong alinlangan yan, klarado po yan. Si Kristo talaga ang iisang bini ni Abraham. Wala pong alinlangan yan, klarado po yan. Si Kristo talaga ang iisang bini ni Abraham. A few moments later. Kaya si kapatid na Felix Manalo ay iglesia ni Kristo, kaya siya po'y binhi ni Abraham. Kaya si kapatid na Felix Manalo ay iglesia ni Kristo, kaya siya po'y binhi ni Abraham. Kaya si kapatid na Felix Manalo ay iglesia ni Kristo, kaya siya po'y binhi ni Abraham. Ano ba ang masasabi niya sa taong kontra-kontra ang sinasabing aral? Ha? Ayon po sa isang video niya, papasahin ko na lang sa inyo, sira ang ulo na nagtuturo ng kontra-kontra aral na to, Mr. Cesar Sinita. Paano na ngayon ito, ha? Sabi talaga itong mga ginagawa mo, ano? Ibig sabihin, kung kontra-kontra ang sinasabi mo, kagaya ng nakikita natin kanina, no? Sira daw ang ulo na nagtuturo niyan, Mr. Cesar Sinita. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod eh. Ako si Kaburno at ito ang Fuckbusters! Makadyablong pagtuturo ninyo. Linalabag nyo ang batas ng Diyos. Masamang magdagdag, masamang magbawas. Ay dinaragdag mo eh. Masamang magdagdag, masamang magbawas. Ay dinaragdag mo eh. Masamang magdagdag, masamang magbawas. Ay dinaragdag mo eh. Roman Catholic. Ang pangalan ng Roma nakalagay. Hindi naman ako yung nagsasabing ako lang. Kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666. Kinsa siya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahan niyan, magbalot-balot ka na. Delikado. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Borno? Sige nga. Ito ang Fuckbusters! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Fuckbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia sa Mateo 15:18. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa mga kababayan. Yung isang tao na kung ano yung sinasabi niya, mga kapatid, galing po talaga yan sa puso niya. At ito po, itong sinasabi niya, ay nagpaparumi sa kanya sa paningin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon, ay tatalakayin natin yung matagal nang hindi sinasagot ni Cesar Sinita. Alam naman natin na si Cesar Sinita hanggang ngayon, meron pong iniiwasang sagutin, mga kapatid. Takot talaga si Cesar Sinita na talakayin niya ito sa kanyang YouTube channel. Ano ba ito? Ito, pakinggan natin yung ilan sa mga ito. Kapatid, halimbawa, hindi o ang ginagamit at talaga, saan? Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 8 sa dating Biblia. At inyong itatali
sa pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Oh, at ang ginagamit dito, mga kapatid, hindi o. Talibong, isang oras mahigit ang video mong ito. Paulit-ulit mong hinahanap yung salitang at sa Biblia na para sa iyo, dinaya namin, idinaragdag namin. Bumili ka ng Biblia na sali ni Monsignor o si Abriol. Mababasa mo dyan yung salitang at. Mababasa mo dyan na pinatatakanan niya ang mga nadaya sa kanang kamay at sa noo. Sa kanang kamay at sa noo. Sa kanang kamay at sa noo. Oh, di ba? Unang-una pa lang, mga kababayan, kung mapapansin ninyo, sasalin daw ni Abriol, mga kapatid, yung nasa Apokalipsis 13:16, yung nakasulat daw sa kanang kamay at sa noo. Yan daw yung nakalagay, mga kababayan. Ang tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Ito. Panoorin nyo nga yung dati nating na-discovery. No? Panoorin nyo, mga kapatid. Ayan. So, hawak ko po ngayon, mga kapatid, ito pong ang banal na Biblia. Ipapakita ko po sa inyo ito. Ito po ay bigay ng mga kapatid natin sa GSK Healing Online. Ito ay papakita ko po sa inyo, mga kapatid. Ito pong ang banal na Biblia, kung inyo pong nakikita dito, may nilobstat ni Monsignor Mario Baltasar, imprimator ni Rufino Cardinal Santos, may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po ay ating babasahin. Ito po pala ay galing kay, ito, sabi dito sa Ang Banal ang Biblia, pakita ko po sa inyo, ito po Ang Banal ang Biblia ay salin ni Monsignor Jose Abriol. No? So, babasahin po natin. Ito pong nakasulat sa Pahayag o sa Apokalipsis o sa Pahayag, Kapitulo 13, ang talata po ay 16. Ganito po ang ating mababasa. Ipapakita ko po sa inyo ha, para malaman at makita po ninyo. Ito po ang nakasulat. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin, sa kanang kamay o sa noo. Ulitin ko po, mga kababayan. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin, sa kanang kamay o sa noo. Oh, Mr. Cesar Sinita, ulitin ko. Ulitin ko para, kasi sabi niya, sa salin daw ni Monsignor Abriol ay at daw yung nakalagay. Ipapakita ko po sa inyo, ulitin lang natin. 16. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin, sa kanang kamay o sa noo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, ano? Parang mali ata si Mr. Cesar Sinita. Nagpapalusot na naman. Ayan. Ulitin ko po. Ang banal na Biblia na sali ni Monsignor Abriol sa Pahayag o sa Apokalipsis 13:16. Ayan, mga kapatid. Kanang kamay at sa noo ba yung nakasulat? Mali po no? So, yan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Maraming salamat. Okay, Tabs. Sabi ko na nga, mga kababayan, mali talaga itong si Cesar Sinita. Yung nakalagay kasi, sa kanang kamay o. Hindi po at, mga kapatid. Mali po yun. Sa kanang kamay o. Sa noo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot si Cesar Sinita. Kaya, mga kapatid, huling-huli ka, Cesar Sinita. Matagal nang hindi sinasagot ito. At saka, dito, nabunyag talaga yung kanyang kasinungalingan, mga kababayan. Kaya, itong pahayag niya na ito, na dati na nating nabisto, busted! Yan! Palpak yan! Diba? Ngayon, saan ba mapupunta ang mga sinungaling?
Eh, kasi yung ginagawa ni Cesar Sineta, kasinungalingan at pagsisinungaling yan. Eto, panoorin natin yung sinasabi niya. Sino yung mga parurusan sa Apoy at Tasupre? Yun ang sinungaling eh. Yun ang sinungaling eh. Yun ang sinungaling eh. Yung mga parurusan sa Apoy at Tasupre. See? Diba? Oh. So sabi ni Cesar Sineta, siya na rin yung nagsabi. Yung mga sinungaling, mapaparusahan daw sa Apoy at Asupre. Eh, ganun talaga. Lumalabas talaga sa kanyang bibig yung mangyayari sa kanya kung hindi niya pa po sinagot, hindi niya pa binigyang linaw ito, mga kababayan. Eh, alam naman natin na itong si Cesar Sineta, ang daming bagay na iniiwasang sagutin eh. O, ito pang isa. Panorin niyo ito, mga kapatid. Pakinggan mo't babasahin ko, ah. Sino yung mga parurusan sa Apoy at Asupre? Apokalipsis chapter 14 verse 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila ang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. Napakalinaw, mga kaibigan. Ang parurusahan ng mga sinungaling ay ang may tanda sa noo at kanang kamay. Oh, ayan na naman. Ayon po kay Cesar Sineta, yung nasa Apokalipsis 14:9, yung nakasulat daw, sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Ulitin ko, yung sabi daw sa Biblia, sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Eh, ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Kung susuriin maigi, hindi po talaga eh. Kasi ito po, itong letra por letrang nakasulat sa kanyang Apokalipsis 14:9, ay napakalamang galing sa salin na ang Biblia 1978, yung nakalagay po dito, sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Pinalitan po niya yung salitang o, ginawa niyang at, mga kababayan. O, diba? Eh, huling-huli talaga itong si Cesar Sineta. Grabe talaga itong taong ito. Grabe magsinungaling. Papalitan yung nakasulat sa Biblia, mga kababayan. Eh, ang tanong, mangangaral ba na sa Diyos ang mga nagdadagdag at nagbabawas ng salita sa Biblia ayon sa kanya? Eto, panoorin natin yung kakalabas lang niyang video ng kanyang pag-amin. Eto, panoorin ninyo, mga kapatid. Makadyablong pagtuturo ninyo. Linalabag niyo ang batas ng Diyos. Masamang magdagdag, masamang magbawas. Eh, dinaragdag mo eh. Kayong bintang mo sa akin, nasa demonyo ako, ikaw yun. See? O siya na rin ang umamin, mga kababayan. O inamin na po ni Cesar Sineta na dahil binawasan niya at dinagdagan niya ang nakasulat sa Biblia, inamin na rin niya na siya'y sa demonyo, mga kababayan. Kaya tanungin mo na dapat ang sarili mo, Cesar Sineta. Tanungin mo ang sarili mo. Eh ano ba ngayon yung lumalabas? Eto, panoorin niyo yung katanungan niya sa kanyang sarili. Cesar Sineta, normal ba ang isipan mo? Kung normal, eh baka naman masyadong mababaw. Oh, di ba? Grabe talaga, mga kababayan. Eh, ang tanong, may kredibilidad pa ba si Cesar Sineta? Oh, eh, obvious naman. Ha? Konti na lang nanonood sa channel niya kasi panay batiko sa Iglesia Katolika, malimali naman yung kanyang sinasabi. Kaya tama talaga yung nakasulat sa Biblia. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. O, eh, ganun talaga, mga kapatid.
Huling-huli na po natin ang kanyang karumaldumal na kasinungalingan itong si Cesar Zeneta. Dalawang talata sa Biblia, binabago-bago niya. E ano bang tawag doon? Hindi ba pagsisinungaling yun? Nako ah. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno at ito ang Factbusters!